iniidulot sa taong lumilingot, Ama mo'y inulot. Panginoon, napasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halika mananakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong dumilingot, Ama mo'y sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Nasa panahon po tayo ng Adbiento at tayo po'y naghahanda para sa darating na pagsilang ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang maihanda ang daraanan ng iyong bugtong na anak. Sa kanyang pagdating, maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kami sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin. At ang mga bundok at brol ay iyong gigiikin at dudruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangay ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin, magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayan inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan.
sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto ay pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo, saka na mito, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurit ka sa salamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Pumatak na waring ulan, naway umusbong din naman ang malulubos ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinag-aharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karasan at inaagaw ng marahas, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating, ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pinagpala po tayo, nandito ang parokya ni Father Jules, Santa Cecilia, San Mateo. Pagkatapos ng misang ito,
sila'y susundin nila ang ating pong Jesus sa Sareno at dadalhin sa parokya upang lalong tumindi, lumaas, umigting mang debosyon sa Nazareno. Kaya naririto tayo, umagang umaga, kagabi, marami din tao. Tayo po'y inatasan na ipalaganap ang Nazareno. Ang kailangan para sa Kanya, kukuha tayo ng lakas para ikalat ang Kanyang debosyon sa dulo pa ng Rizal, San Mateo. Sana hindi kayo matraffic, Padre Jula. Sana tuloy-tuloy. Para lalong dumaming debosyon, mabalik tayo sa salita ng Diyos. Ang ating kaibigan sa Adbiyento, si Propeta Isaias, napakaganda ng naghihintay sa atin. Tuwing nakikita ko ang ating mga mukha, nako, mukhang ang buhay ay ika nga maraming hamon, pagsubok, suliranin. Si Propeta Isaias, ang ating pinagkakabalahan, ang bigat sa iyong puso, ang nagahati sa ang bigat sa ating balikat, ang nagahati sa iyong puso, mawawala yan. Hindi na kayo nakikinig ng sermon kasi nisip, laki ng dinadala. Mawawala yan, pinagkakaabalahan. Ang description niya, yung ilang, yung disyerto, yung pagtuyot na lupain, magiging luntian, may bukal, may ilog, may mga hardin na mga mahalimuyak, ang samyo, ang bango ng mga bulaklak. At ang mga prutas galing sa mga punong kahoy, napakatamis. Magtiyaga lang tayo, kumapit lang tayo, maniwala tayo na totoo, tunay ang mananako. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, tinutukoy dito ang ating patron na si San Juan Bautista, Pintakasi, gabay natin. Sinabi na, kakaibang propeta, si San Juan Bautista, tagapaghanda ng Panginoon. Pero ang sabi ni Jesus, siya'y sa lumang tipan, pero tayo sa bagong tipan, ang pinaka mahina sa atin, ang pinakahuli sa atin, higit pa kay San Juan Bautista. Bakit? Doon tayo sa bagong tipan . Pinagpala tayo. Hindi katulad sa mga lumang tipan. Ako, di pa sila nabibiyayaan ng kaligtasan ni Jesus. Pero, si San Juan Bautista dadaan sa pagsubok dahil propeta nga siya. Hindi naman tinatanggap ang mga propeta, tinutuligsa, binabatikos. Alam naman natin ang nangyari kay Juan Bautista na wala. Hindi niya naalagaan ang kanyang leeg. Natanggal ang ulo. Dahil sinabi niya, nagproklama siya, sundin mo yung 10 utos. Ayan. Dahil doon yung leeg niya ay hindi niya naprotektahan. Natanggal ang ulo. Naging martir. Ang santo po natin ngayon, si San Juan Diego. Meron po tayo replica image galing pa ng Mexico, hindi po Pampanga. Mexico talaga, ha? Kung saan nagpakita ang Birhen ng Guadalupe. Yung tao na nagpakita, pinagpalang tao, nagpakita ang Mala Birhen, si San Juan Diego. Sumunod lamang siya, tumalima lamang siya, mababang loob, ordinaryong tao. Katulad mo, wala namang magandang katangian o mataas na talento, kundi
Siya'y pinili ng Diyos. Siya'y instrumento ng Birhen ng Guadalupe. Naging tapat, naging banal. Inalagaan niya yung mensahe ng Birhen ng Guadalupe. Hanggang ngayon ay tayo'y nabibiyayaan dahil sa kanyang katapatan. Sige na po, ipagdasal po natin ang devotion sa Nazareno. Ha? Na talagang lumaganap yan. At ipagmalaki natin at iparangal natin at idakila natin. Itaas, itanghal, itampok ang ngalan ni Jesus. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Juan Diego, nawa po, tularan natin si San Juan Bautista na naghahanda, na sumisigaw, sapagkat narito na ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Tugon po natin, Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo po kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo po kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo po kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo po kami. Atin nawa laging piliin ang maging mabuti at umiiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo po kami. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo po kami. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang hela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista at San Juan Diego, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dapat ng Pasko
ng bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina'n kung narito ka sa gipin mo. Ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan, nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may mga karamdaman, lingapin mo pong aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito pa sa daigdig maraming gumaling. Dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus, ngayon kayo nulalahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinayinga sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Jesucristo, ang inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. May inyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Daglayin po ninyo sa inyong pagaling sang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Son.